anormal na ginagawa natin na bawal pala sa Biblia. Ang Biblia ay kinikilala bilang ang pinakadakilang aklat na naisulat at ito ay may magandang kadahilanan. Hindi maikakaila na ang Biblia ay isa sa mga kapansin-pansing aklat na nababasa natin sa ngayon at walang katulad na anumang teksto na nakasulat. Binibigyan tayo ng Biblia ng patnubay sa paraan ng pagtawag sa atin upang mabuhay bilang mga Kristiyano. Kahit na ang mga Kristiyano ay nagbabahagi ng isang tiyak na hanay ng mga paniniwala na hinahawakan nila bilang mahalaga sa kanilang pananampalataya. Mayroong malawak na hanay ng mga interpretasyon at opinyon kung pag-aaralan natin ang Biblia. Sa panahon ngayon, ang mga mambabasa at tagadala ng mensahe ay madalas makarinig ng mga partikular na talata sa iba't ibang paraan. Mayroong ilang mga bagay na sinasabi sa Biblia na hindi natin dapat gawin. Ngunit, may mga nagsasabing ang mga ito ay inalis na raw sa konteksto. Maraming mga kasalanan ang nagagawa natin sa araw-araw nang hindi natin namamalayan na ginagawa pala natin. Ating tuklasin kung ano-ano ang mga kasalanan ito na nagagawa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang una sa ating listahan, ang pagkonsulta sa mga manghuhula at mangkukulam. Ito ay isang kasalanan ayon sa libro ng Leviticus chapter 19 verse 31. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang ikalawa naman, ang pagsusuot ng mga damit na mahalay. Opo, ang pagsusuot ng mga damit na halos litaw na ang kaluluwa ay kasalanan din. Lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon na halos ipakita na ang kanilang kahubaran. Mababasa po natin ito sa libro ng Unang Timoteo chapter 2 verse 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ang susunod naman na kasalanang ginagawa sa pang-araw-araw, ito ay ang pagpapaligaya sa sarili. Idagdag na rin natin ang nakasulat sa Genesis chapter 38 verse 9 to 10. At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi at nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid ay pinatutulo niya sa lupa nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay rin naman. Ang susunod namang kasalanan ay madalas na ginagawa ng mga kabataan ngayon, lalong-lalo na at nahuhumaling sila sa internet. Ang kasalanan ito ay ang panonood ng pornografiya. Mababasa naman natin ito sa libro ni Mateo chapter 5 verse 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na nang pangangalun niya sa kanyang puso.
isama na rin natin sa mga ipinagbabawal ng Biblia ngunit ginagawa pa rin natin. Ito ay ang pagsusuot ng mga alahas. Ayon pa rin sa unang Timoteo chapter 2 verse 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Kasama din ang pagpupunit ng damit na isusuot. Ito ay madalas na makikita natin, lalong-lalo na sa mga kabataan na sumusunod sa uso. Ngunit, ayon sa libro ng Leviticus, chapter 10, verse 6, at sinabi ni Moises kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar na kanyang mga anak, huwag ninyong ilugay ang buhok ng inyong ulo o hapakin man ninyo ang inyong bihisan upang huwag kayong mamatay at nang siya'y huwag magalit laban sa buong kapisanan, kundi ang inyong mga kapatid, ang buong sangbahayan ni Israel ay tumaghoy sa apoy na pinapagalab ng Panginoon. Isama na rin natin sa mga ipinagbabawal ng Biblia ngunit ginagawa pa rin natin ang pagkain ng mga kakaibang hayop at insekto. Ayon sa libro ng Leviticus, chapter 11, verses 28 to 30. At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kanyang mga suot at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon, mga karumal-dumal nga sa inyo. At ang mga ito'y karumal-dumal sa inyo, sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubwit at ang daga, at ang bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak, at ang tuko, at ang buwaya, at ang butiki, at ang bubuli, at ang hunyanggo. Ang susunod na ipinagbabawal ng Biblia, ngunit kinagawa pa rin natin, ang paglalagay ng tato sa katawan. Maraming mga kabataan ngayon ang nakikita natin na maraming tato na nilalagay sa kanilang katawan. Ngunit, ayon sa libro ng Leviticus, chapter 19, verse 28, huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Kasama din ang pagmumura sa mga ginagawa natin na ipinagbabawal ng Biblia. Ayon naman ito sa mga taga Efeso chapter 4 verse 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ang ikahuli sa ating listahan ay ang pagpapakasal matapos makipagdiborsyo. Ayon naman ito sa libro ni Marcos chapter 10 verse 11 to 12. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. Kung may daragdag pa po kayo ay aking hihintayin sa aking comment section upang maihag natin sa ating mga manonood.